Hello guys, my name is Shella Maria Estrada from the section of 3CRI A2-1. So our topic for today is casting and molding. But before we start our topic, let's proceed muna sa ating objective and summary of our presentation. So sa ating objective, meron tayong explain casting and molding. Then familiarize themselves to footwear print and tire marks. Then sa ating summary, is sa slide 1 is yung impression evidence and casting and molding. Then sa slide 2 is yung types of prints and lifting. And then sa slide 3 is yung step of casting and molding. And then sa slide 4 is yung types of tire marks and how marks help in criminal investigation. So next one is yung impression. So ano nga ba yung impression evidence? So yung impression evidence is ito yung iba't ibang marks na napoproduce ng isang object once na ginamit siya sa pag-commit ng crime. For ito kasi yung impression evidence, ito yung nalilive ng marks or yung impression na naiiwan sa crime scene. And then for example na lang dyan is yung footwear marks, like yung bloody footwear marks, then yung tire marks, and then yung fingerprint. Sa isang crime scene, like yung murder, is magagamit yung footwear impression, then yung fingerprint impression para malink kung ano ba yung nangyari sa crime scene or sino ba yung gumawa sa or nag-commit ng crime scene. Then yung sa tire marks kasi, is magagamit siya, lalong-lalo na sa mga accident, is yung tire marks kasi malalaman doon kung ano bang nangyari sa accident, kung ano ba yung, kung saan ba nagmula yung accident. So, iyan yung impression evidence. So, next one is yung casting. So, sa casting is very important siya, lalong-lalo na sa forensic analysis. Like, yung mga investigator kasi is ina-allowed yung casting, lalong-lalo na kung yung evidence nila is hindi nakukuha. For example na lang is yung crime scene is nangyari sa outdoor. Syempre, yung evidence is maaring na-attach or yung impression is na-attach sa soil or sa sand. Like for dun sa example natin is yung footwear nga na na-attach dun sa soil, then syempre hindi siya totally makukuha kasi nga pag kinuha mo kasi siya, maaari siyang mag-break at hindi na siya magagamit as evidence. So gagamit sila ng polymeric dental paste or yung tinatawag na pagka-casting nga para magkaroon ng copy dun sa isang evidence na gusto nilang makuha. So, yun na yung pinakang example natin sa casting, which is yung nakikita nyo ngayon sa picture. So, yan yung casting. So, next one is yung tinatawag na molding. So, sa molding naman, is ito yung process ng paggawa ng mold na kung saan yun nga tinatawag na molding. So, yung mold kasi is ito yung impression ng isang object or organism na kung saan ginagamit to para makuha or makapture yung buong detalye ng isang object na kung saan yung bago magawa or makakuha ng casting, syempre, kailangan mo muna ng molding or yung process ng molding. So, yan yung molding. So, kung yung footwear and then yung tire marks is na ta-transfer dun sa maaring sa papel or sa katawan ng isang biktima, syempre, meron tayong tinatawag na prints. Na kung saan yung print na yon is dinivide siya sa tatlo. Which is, yung una is yung tinatawag na visible print. So, yung visible print, ito yung nakikita natin sa, or visible siya sa ating mga mata, na kung saan, for example na nga lang dyan is yung bloody footwear. Na kung saan, iyan yung isa sa mga example ng visible print. Then, next one is yung plastic print, na kung saan yung plastic print is, it is a, meron siyang three-dimensional impression na naiiwan sa soft surface, na kung saan, for example, na lang is yung mga mud or yung mga snow. Kasi sa snow kasi, is yun yung pinakamahirap daw na pagkuha ng impression. Lalong-lalo na kung yun ay footwear or yung tire marks. Kasi, yung snow kasi is mabilis siyang matunaw. So, para madali mo siyang magamit, syempre, gagamit ka ng pwede rin yung spray or even na yung
para siyang snow din, pero yung matigas at hindi siya nag-melt. Then, next one is yung Latin print. So, ito yung Latin print. Ito yung hindi natin nakikita ng ating mga mata. Na kung saan, isa na nga yung example dyan is yung fingerprint na na-attach sa, halimbawa na lang is sa isang bagay. So, gagamit ka ng powder or yung black powder na tinatawag para makita or maging visible yung fingerprint. So, yan yung three types of print. So, next po is yung types of prints and lifting. So, dito na po pumapasok yung collection of impression and print na kung saan sila examiner is gumagamit sila ng iba't ibang method sa pagkukulik ng footwear or yung primarks evidence. Depende yon sa types ng impression na nakikita nila or nakukuha nila sa crime scene. So, kung yung impression is sa soil nila nakita, syempre, isa sa mga ginagamit na dyan is yung casting. Then, kapag sa imprints naman, yung sila examiner is isa sa mga ginagawa nila is yung kukunin nila yung buong object na kung saan nagkukunting siya ng imprints. Then, gumagamit din sila ng full of sheet of paper or yung cardboard na kung saan nandun yung shoe print. Tapos, yung mga iba't ibang evidence kasi ng shoe print and tarmac is dapat na i-document siya or i-preserve or even na i-collect kasi para maiwasan na rin na masira yung evidence din para ma-preserve din yung integrity ng evidence. Kasi yung impression evidence kasi is madali lang siyang masira. So, kailangan mo muna ng step by step para ma-avoid mo yung pagkasira or pagka-damage ng evidence. So, isa na rin sa mga ginagamit ng pagkukulikt ng evidence is ito nga yung types of prints and lifting. So, meron tayong tatlo. So, sa una natin is yung adhesive lifter na kung saan it is a heavy coating of adhesive. Na kung saan yung adhesive lifter is ito yung madikit na ginagamit. Na kung saan ginagamit siya sa mga hard wood floor or metal counter na kung saan is para makuha mo yung entire na evidence ng footwear. For example na nga lang dyan is kung yung impression na yon is nasa wood, syempre kailangan or isa sa mga gagamitin mo is yung adhesive lifter. So next one is yung gelatin lifter. So kung mapapansin nyo is para siyang kaparehas ni adhesive lifter. Pero ang kaibahan naman ni gelatin lifter kay adhesive lifter is si gelatin lifter kasi is madali lang siyang tanggalin. For example na lang is kung sa mga soft or sa katulad na nga lang is kung sa tiles is gagamitin mo yung gelatin lifter para mabilis makuha agad-agad yung impression. Then, hindi siya katulad ni adhesive na sobrang madikit. So, si gelatin lifter is madali lang siyang angatin. Then, next one is yung electrostatic dust print lifter device. Na kung saan is gumagamit sila ng light soil or yung electronic device na kung saan gagamit sila ng lifting film. Then, pag i-attach nila yon sa kung nasan man yung footprint, halimbawa na lang is yung footwear is tuyo or dusty, isa sa mga ginagamit is itong electrostatic dust print lifter device na kung saan na nga is kung makikita nyo sa picture is ang gagawin kasi nila doon is i-apply nila yung lifter film dun sa mismong surface nung kung nasaan man yung impression, then ilalapit dun yung electronic device, then kapag okay na siya, makikita mo na dun yung impression ng footwear. Pero para makita mo siya, syempre kailangan mong gumamit ng flashlight bago mo siya applyan ng electrostatic dust print kasi ito yung isa sa mga
Latin print. Naku, saan hindi natin makikita yon ng mata lang natin. So, gagamit tayo ng flashlight. So, yan yung Elostrostatic Dust Print Lifter Device. So, yan yung tatlong types of prints and lifting na kung saan. Yan yung mga device or yung mga types ng pagkukulik ng mga imprint na impression. So, next one is yung step of casting and molding. So, kapag yung footwear ang ating a-applyan ng casting and molding, syempre, isa sa mga una ating gagawin is, syempre, prepare the area for casting. So, syempre, kailangan natin i-prepare lahat ng mga materials or yung, halimbawa na lang is yung area na yon is andun nga yung impression. So, kailangan natin tanggalin doon yung mga hindi kailangan sa pagka-casting or pwede ka na rin gumamit ng mga bato para sa guidelines mo pag mag-a-apply ka na ng casting. So, next one is yung, sa step 2, is yung mix the plaster of Paris. So, yung gagamitin mong para magkaroon ka ng copy ng impression ng footwear, imimix mo na yung polymeric dental paste ng water. Pero syempre, dapat imimix mo siya ng alam mo na dapat mix na mix na siya para kung meron mang buo-buo doon, isa rin kasi siya sa magiging sagabal sa pagka-casting. Then, sa step 3 naman and step 4, syempre, pour the plaster of Paris into impression and pour the casting material from one end or side of the impression and allow it to flow along the impression. So, kapag na-mix mo na yung plaster of Paris, syempre, kailangan mo na siyang i-apply sa impression. Pero, ang gagawin mo is dapat slowly lang siya mula dun sa pinakang dulo papunta sa pinakang harap. Para isa na rin siya sa mga hindi magkaroon ng damage dun sa impression. So, kung makikita nyo for this one, is sinisimulan muna nila sa gilid papunta dun sa buong or papunta sa harap. Para hindi na rin nga masira yung impression. So, next one sa step 5 is lift the cast out. So, sa pag-lift or pagkukuha ng impression, halimbawa kung tuyo na yung plaster of Paris, syempre, ang gagamitin, pwede kang gumamit ng shovel or yung pala. Pero syempre, kailangan ingat-ingat ka sa paghukay or pagkuha ng casting. Kasi maaring masira yung ginawa mong or yung pag-a-apply mo ng casting. Then sa step 6 naman is, syempre, is clean the cast. Para makita mo yung buong casting ng iyong in-applyan ng plaster of Paris, syempre, kailangan mo siyang linisin muna para makita mo yung buong detalye. Then, maaari mo din siyang brushin kung kinakailangan, lalong-lalo na kung yun ay hindi kayang linisin lang ng tubig. Pero dapat is kailangan is hindi yung sobrang brush na brush. Dapat smooth lang para hindi rin masira yung buong details ng casting. So, sa step 7 naman is pwede mo rin siyang i-overnight para tuyong-tuyo siya at makikita mo yung buong details ng casting. Kasi, karamihan kasi sa mga pagka-casting is talagang pinapatuyo pa nila hanggang magdamag. Kasi yung iba kasing casting is hindi totally tuyo or yung hindi siya matigas. Kasi kapag hindi siya tuyong-tuyo is maaari siyang masira at hindi na siya magamit as copy of the evidence. Then sa step 8 naman is yung syempre store and transport the cast. So kapag okay na yung ginamit mong pagka-casting dun sa impression na nandun sa crime scene, maaari mong ilagay siya sa pizza box or dun sa lalagyan ng mga sapatos para i-transfer siya sa laboratory. Then para ma-analyze na din siya kung ano bang shoe print or yung
footwear impression na kung anong uri ba siyang sapatos, kung anong size, then doon na nga pumapasok yung pag-a-analyze. So, yan yung step of trusting and mold. So, next po is yung types of tire marks and importance of tire marks and footwear prints. So, sa types of tire marks po, meron tayong scrub. So, sa scrub marks po, ito is yung left by a wheel lock due to damage. So, ang ibig sabihin lang po ng scrub mark is dahil sa sobrang lakas nung damage is kapag yung wheels is nag-lock, is magkakaroon siya ng irregular shape or yung tinatawag na pagkakakulang ng marks. So, kung sa picture natin is kung mapapansin nyo, kapag sa isang aksidente, kapag yung wheels is nag-lock siya or hindi siya mismo gumagalaw-galaw, is magkakaroon siya ng scrub mark like tulad nga nyan, is mapapansin nyo na may kulang na impression. So, ibig sabihin, parang dahil sa sobrang lakas nung damage, is nagkakaroon or halimbawa is naiba siya ng way. So, yan yung scrub marks. Then, next one is yung scuffing. Sa scuffing naman is made by a rotating or yawing vehicle or even a vehicle acceleration or a flat tire. So, for example na lang is dyan. Kapag halimbawa na lang is sa isang accident, is yung sa isang accident is yung isang wheel ng kotse is nagkaroon ng flat. Siyempre, ang mangyayari doon is yung impression ng tire marks is magkakaroon ng pagkakaiba. So, for example na lang is dyan sa picture na yan. Kung mapapansin nyo sa right side is meron siyang dark. Then, sa left side is light lang. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng problema or something na yung isa sa mga gulong niya is nagkaroon ng flat. So, makikita dyan kung dun ba sa aksidente na yon is yung gulong niya is flat, magkakaroon siya ng dark na impression. Like dyan sa example natin. So, yan yung scuffing. So, next one is yung skid. So, sa skid naman is made by a lock wheel caused by application of the brake. So, sa skid naman, kung mapapansin nyo sa picture, sa front skid mark is light lang yung impression. Then, sa rear skid mark naman is dark. So, dito sa skid mark is dahil sa, halimbawa kung mabilis man yung takbo ng sasakyan, then, alam naman natin kapag yung wheel ng isang sasakyan, syempre, kapag nag-lock yun, mag-a-apply ka ng brake or yung preno. So, dun sa wheels nung sasakyan, is magkakaroon ng pagkakaiba ng impression. Na kung saan, dahil sa sobrang pag-a-apply mo ng brakes, is magkakaroon siya ng light impression and dark impression. So, yan yung skid mark. So, next one is yung prints. So, sa print naman is the made by a rolling tire. Na kung saan, ito yung pagkakaroon ng paikot-ikot na tire marks. Na kung saan, halimbawa na lang is kung sa isang aksidente is nag-apply siya ng brakes, then or even na nawalan siya ng brakes, is mangyayari doon kung yung driver is gusto niya huminto yung sasakyan, ang mangyayari doon is magiging paikot-ikot yung sasakyan or yung tire impression. Or even na halimbawa na lang dyan is kapag yung aksidente or yung sasakyan is mabilis siya, then halimbawa is nagkaroon ng pagkakasalpok sa iba pang sasakyan, ang mangyayari doon, yung sasakyan is iikot siya or magkakaroon ng rotating marks. So, iyan yung prints. So, next naman is yung yawing marks. So, sa yawing mark is made by a tire that is rotating and sliding sideways parallel to the wheel axle. Also, refer to a slide slip or critical speed scrub mark. So, sa yawing naman is dahil sa sobrang bilis ng sasakyan din, sa sobrang pag-a-apply mo ng brakes, magkakaroon siya ng slide sideways parallel. Na kung saan, dun sa side na yon is magkakaroon ng
dark na impression and light. Parang kapag nag-side ka, or halimbawa is kapag merong dalawang kotse na yung isa is papunta pa diretso, yung isa naman is pa kaliwa. Kapag mabilis yung takbo mo or parehas mabilis yung takbo ng dalawa, is ang mangyayari kapag iikot yung isang sasakyan, ang mangyayari doon magkakaroon siya ng yung marks or yung tinatawag na makapal at manipis na impression. So iyan yung yung marks. So, ang importante din ng tire marks, lalong-lalo na sa aksidente, is sa pag bibigay or pag identify ng mga tire marks, halimbawa na lang is yung mga types nga nang nabanggit ko kanina, is malalaman kasi doon kung ano ba yung nangyari sa accident. Then, kasi yung mga tire marks kasi, mayroon or napoproduce kasi sila ng mga iba't ibang action or yung mga iba't ibang accident na nangyari. Then sa tire mark impression din is malalaman din yung kung mula dun sa point of impact or sa area of impact para malaman na nga kung ano ba yung nangyari sa accident. Then sa footwear impression naman, isa na rin to sa mga nakakatulong sa criminal investigation, lalong-lalo na kung sa outdoor nangyari yung crime scene. Syempre, kailangan or yung isa sa mga best way ng impression ng footwear is to link the suspect kung sino ba yung gumawa ng crime scene. So, yan lang yung importante ng tire mark impression and footwear impression. So, ayan po, natalakay natin ang dapat nating talakayin sa topic natin na casting and molding. So, my name is Shella Maria Estrada from the section of 3CRI A2-1. Thank you!